o anime recaps Tagalog. Mapapawaw ka sa sarap. Next, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman pwedeng pakilike ang ating video para tumaas tayo sa algorithm. At para mas maengganyo pa kaming magpatuloy sa pag-upload ng mga anime recaps sa wikang Tagalog. Love you guys, muwa muwa. Chup chup, sige na, like mo na yan. Nagsimula ang series sa mga knight at wizards na hunter sa isang isla kung saan hinintay nila ang pag-atake ng mga higanteng langgam. Inatake sila ng mga langgam na nais kagatin ang kanilang pinakatatago. Nagpalabas ng apoy ang mga wizards ngunit makapal ang balat ng mga insekto na kinain sila ng buhay. Maging ang mga knights na pangmalapitan sa laban ay madali din lang tinikman ng mga abusadong insekto. Isang knight ang natalo at kakainin na sana, pero bigla siyang niligtas ni Byung-go na hinampas lang ang kalaban. Saka agad niyang nilunasan ang sugat ng knight na mas lalong natakot nang maraming langgam ang umatake. Na agad din namang pinatay ni Yeon-suk gamit ang kuryente. Umatake din si Yeon-ho na isang tanker at pinagbubugbog ang mga langgam na nais siyang tikman. Dumating ang mga mas malaking langgam na kulay puti. Alam ng mga hunters na hindi pa ito ang boss pero leader ng mga naunang grupo. Matapang na umatake ang dalawang warrior. Sa taas si Yeon-suk samantalang harapan ang pakikipaglaban ni Yeon-ho. Kinuryente ni Yeon-suk ang langgam samantalang tinanggal ni Yeon-ho ang pangil nito. Hinampas siya ng langgam pero mabilis ding binato ito ni Yeon-ho sa gitna at patay ang malaking langgam. Ngunit mas marami pa ang dumating kaya nagpalabas pa ng lakas ang mga bida na parang ewan. Sa kabilang banda ay naghihintay din ang iba pang mga hunter na grupo ni Choi. Sinunog ni Choi ang mga dumating na kalaban saka din umatake ang iba pa na nakipagtusukan. Ang paglabas ng mga kakaibang nilalang ay nangyari mula nang magkaroon ng gates ang mundo at ibang realm. At hindi tumetalab ang armas ng mga sundalo sa mga halimaw. Pero mayroong mga gifted warriors na tinatawag na hunters na kayang patayin ang mga halimaw. Depende lang sa kanilang level. Level S ang pinakamalakas at level E ang pinakamahina. At level E ang kawawa nating bida na si Jinwoo. Sa kanilang mundo ay career ang pagiging hunter. At yung mga essence stone na nakukuha nila sa mga dungeon ay ginagamit sa paggawa ng armas, at malinis rin itong power source. Ipinakita si Park na dating retired hunter. Bumalik siya sa pag-hunting dahil kailangan daw niya ng gatas para sa isi silang na baby. Napansin niya ang ibang mga hunter na maganda ang pakikitungo kay Jinwoo at inakala niyang malakas ang bida. Pero sinabi ni Kim na kabaliktaran dahil si Jinwoo ang pinakamahina. Concern sa kanya si Jo-hee na may pagtingin kay Jinwoo dahil palagi itong nasusugatan. Binuksan nila ang gate para simulan ang pag-hunting. At iisang kutsilyo ang armas ni Jinwoo na kaya lang niyang bilhin. Mahirap lang ang ating bida dahil siya ang pinakamahina kaya maging ang sapatos niya ay napudpod na. Pumasok siya para sundan ang mga kasama. Nakakuha siya ng isang maliit na essence stone. Ngunit nawalan siya ng focus kaya nasaksak ng umatake na goblin rapist. Nagdugo ang isaw niya at nasira pa ang kai sa isahang armas niya. Agad siyang tinulungan ni Park na pinatay ang rapist. Saka inutusan si Jo-hee na lunasan ang bida. Na agad naman ginawa ng babae pero sinabihan siyang mag-ingat palagi para maging flawless ang katawan. Kalaunan pa ay na-clear ng party ang dungeon. At nakita ni Jung-ho ang isang tunnel na parang intestine. Pero malinis pa at walang nakapasok. Kulang ang nakuha ng hunting party na essence stone kaya gusto nilang magpatuloy sa misyon. Kaya sinabi ni Song na bumoto sila kung anong susunod na gagawin. Nais ni na Park at Kim na magpatuloy samantalang nais nang umuwi ni Jo-hee at naging tabla ang boto. Kaya si Jinwoo na panabla ang magsasabi kung magpapatuloy sila o hindi. Naalala ng bida na may sakit ang ina niyang nasa hospital at kailangan ng kapatid ang pantustos sa pag-aaral. Kaya wala sa isip na sinabi niyang magpatuloy sila. Samantala sa bayan ay inagaw ng riding in tandem ang bag ng isang babae. Masaya silang tumakbo dahil may panginom na, pero nakaharang ang isang babaeng blondie sa kalsada. Tumalon ito bigla para irampa ang mahubog na puwet at inagaw ang bag mula sa mga magnanakaw. Nasaktan ang mga magnanakaw samantalang ayos lang ang chicks na ibinalik ang bag ng babae. Nakita siya ng mga Marites at nakilala na siya yung isang malakas na hunter, kaya agad pinagkaguluhan. Pero introvert ang babae at mabilis na tumakbo sa tuktok ng gusali. Samantala ay nagpatuloy sa pag-hunting ang mga bida. Nagalit si Jo-hee kay Jinwoo dahil sa pagpapatuloy nila kahit na muntik nang mamamatay ang bida sa pagiging mahina. Sinabi niya sa lalaki na pakainin siya ng masarap dahil tinulungan siya ng babae. Yung masarap na mapapao anime recaps ka sa sarap. Narating nila ang malaking gate na kinabahala ng iba. Pero excited si na Kim at Park na pasukin ito kaya pumasok sila bilang isang grupo. Binuksan nila ang gate at nakita ang mga higanteng istatwa sa loob.
Habang nagtataka ang iba kung bakit walang essence stone at kristal ay natatakot naman si Johee dahil nakita nito ang mata ng istatwa na tinitignan sila. Ayaw maniwala ni Jinwoo dahil nasa rank D dungeon lang sila na lahat ay mahina. Pero nagulat sila nang magsara ang malaking pinto at napagtanto nilang may mali. Isang malaking tao ang nagpunta para buksan ang pinto pero bigla siyang inislice ng malaking warrior gamit ang palakol nito. Kaya natakot ang hunting party. Naalala ni Jinwoo ang nakaraan niya na dahil mahina siyang hunter ay nagtatago siya sa likod ng ibang mas malakas at naghihintay ng pagkakataon para makapatay ng kalaban. At dahil sa ugali niyang ito ay nakikita niya kahit ang maliit na detalye ng kung anong mangyayari. Kaya naramdaman niya nang biglang mag-laser ang mata ng kamukha ni Columbia at pinadapa ang mga kasama. Nasunog ang lupa at sa pagkakataong ito ay alam nilang tigok na sila. Ngunit sinabi ni Song na huwag silang magpanik at gumalaw para hindi masunog. Nilapitan niya si Jinwoo at nagpasalamat dahil sa bilis nitong mag-isip kaya naligtas sila. Pero naputol ang isang panglamas nito at ipinaayos sa bida ang pagdurugo dahil hindi pa rin nakaka-recover sa takot ang healer na si Johee. May kaunting idea si Song kung paano makakaligtas dahil nabasa niya ang ilang bilin sa kwartong iyon na hawak ng isang istatwa. Kailangan nilang sambahin ang Titan God na nagbabaga ang mata. Isa sa kanila ang mabilis kaya mayabang ang nag-iisip ng career nito sa mga sikat na guild. At ginustong tumakbo palabas ng pinto gamit ang bilis nito. Pero napulbos lang siya at naglaho sa isang segundo at naiwan ang mamahalin niyang sapatos. May napagtanto si Jinwoo at tinanong kay Song kung ano ang unang bilin. At sinabi ni Song na sambahin ang Titan God. Kaya sinubukan ni Jinwoo ang naisip na tumayo sa kabiglang yumuko bilang kunwari pagsamba sa gagong Titan. Nang hindi siya mamatay ay tinawag ang mga kasama na gayahin siya. Dahil dito ay nangiti ang gagong Titan ng ngiti na pang Colgate na pang confidence is always in style. Naunang tumayo sina Park at Kim na inakalang ayos na ang lahat. Pero biglang gumalaw ang istatwa at naglakad paharap para apakan sila. Hindi alam ni Jinwoo kung ano ang kanilang susunod na gagawin pero sinabi ni Song na kailangan nilang magdasal. Isa sa kanila ang marunong makipagdebate sa kung paano magdasal ang naglakad pasulong at lumuhad para magdasal. Pero napangiti lang ang pangit at alam na ni Jinwoo na hindi ito ang nais ng Titan. At totoo nga dahil inapakan ng Titan ang lalaki, kasama ang babae na hindi alam tumakbo gamit ang paa. Dahil dito ay nagtakbuhan ang mga natira at nagkalat sa kwarto. Naisip ni Park na hindi pa siya pwedeng mamatay dahil kailangan niyang bumili ng gatas at baka iba ang magpagatas sa asawa. Kaya tumayo siya sa isang sulok at tinawag ang mga kasama. Pero hindi niya alam na patay na pala siya sa oras na iyon nang mahati ang katawan niya. Habang hila-hila ng bida si Johee ay nag-isip siya kung paano mapayapa ang Titan. Nakita niya ang armas ng mga higanti sa paligid nila at napansin ang isang may trumpeta. Kaya sinabi niya sa iba na lapitan ang mga may hawak na pangmusika. Nagpunta si Song sa naka-trumpeta kung saan siya naligtas. Ganun din si Kim na napaiyak kalaunan dahil namatay ang kaibigan na si Park. Nagpunta ang dalawa sa isang drummer pero hindi tumunog kaya naisip ni Jinwoo na isang tao kada estatwa. At mabilis na iniwan si Johee para maghanap ng isa pa. Siya lang ang naiwan na hinabol ng Titan at naitapon sa isang may kalasag. Muntik na siyang maging regla pero maswerte pa rin siya at nakagapang patungo sa isang Birit Queen. Dahil dito ay bumalik ang pangit sa trono nito. Pagkatapos ay agad siyang pinuntahan ni Johee, pero nakitang naputol ang paa niya. Sinubukan siyang lunasan pero nasasaktan ang babae. Parang Pilipino na nagsisihan ang mga hunters kung bakit sila naroon. Pero sinabi ni Nakim at Song na grupo silang pumasok doon. Biglang nagkaroon ng isang altar sa gitna at alam ni Kim na kailangan ng sacrifice para dito. Kaya tinutukan niya si Song na bilang leader ay dapat siya ang umako sa responsibilidad para sa grupo. Pumayag si Song at nagpunta ng altar at nag-ilaw ang isang apoy. Saka siya nagtanong kay Jinwoo kung anong next. Kaya sinabi ni Jinwoo sa dalawang kasama na buhatin siya at dalhin sa gitna at nag-ilaw pa ang dagdag apoy. Alam ni Jinwoo na problema kapag nakalabas ang Titan sa dungeon na iyon kaya kailangan nilang ayusin. Tinawag din niya si Nakim at Johee sa altar kaya nag-ilaw ang final na apoy at nag-activate ang final test nila. Nagbukas ang pinto at nagkaroon ng mga kulay blue na ilaw na timer. Biglang lumapit ang mga estatwang may espada na kinatakot nila, pero sinabi ni Jinwoo na makipagtitigan sila. Ngunit hindi natiis ng isa na agad tumakbo, na sinundan din ng isa pa. Sinabi ni Jinwoo na timer ang blue light na kapag natapos ay pwedeng natapos na nila ang test. Pero sinabi ni Song na pwedeng kabaliktaran na papatayin sila. Kaya naiyak si Kim na sinabing kailangan siya ng pamilya at iniwan ang espada na tumakbo. Tatlo silang natira at sinabi ni Song na umalis na ang mga bida at mabuhay habang bata pa. Pero hindi makatayo si Johee dahil sa naubos na lakas.
at hindi siya kayang buhati ni Jinwoo dahil wala siyang paa. Kaya sinabi niya kay Song na buhati nito ang babae at umalis na sila. Ibinigay niya ang nag-iisang essence stone na nakuha at nangako na kung makakaligtas siya ay hahanapin niya ang babae para pakainin ng masarap. Saka pinatulog ni Song ang babae na nagpaalam kay Jinwoo at lumabas sila ng pinto. Nang mag-isa na lang ay kinuha niya ang armas ni Kim para lumaban. Pero mahina lang siyang hunter at putol ang paa. Kaya pinaglaruan lang siya ng mga titans na parang isda sa tuyong lupa. Isang titan ang tinusok siya ng sibat saka sinaksak naman siya ng isa gamit ang blade. At bago mamatay ay nag-wish muna siya ng isa pang pagkakataon. Saka siya namatay. Pero biglang may game console na lumabas at nagtanong kung magpapatuloy siya at pinili niya ang oo. Kalaunan ay nagising siya sa ospital kung saan inakala niyang nakaligtas siya at naputol ang kamay at paa. Pero nagulat siya nang makitang kumpleto pa rin siyang tao. May dumating na Men in Black na nagsabing nakatulog daw siya ng 3 araw. Ayos na rin daw sina Song na naputulan ng kamay at Johee na kailangang makita ng psychiatrist dahil na trauma. Nang marinig nila ang insidente ay mabilis na pinuntahan ng mga Class S heroes ang dungeon. Pero pagpasok nila ay wala na ang kwarto at si Jinwoo lang ang nakita nilang naikalat na parang tae. Inakala ng mga nakasuit na na-experience ni Jinwoo ang second awakening na mas lalong nagpapalakas ng level ng mga hunters. Kaya sinuri kung gaano siya kalakas at may ipinahawak na power tester sa kanya. Pero nawala ang excitement nila nang makitang wala pa ring silbi si Jinwoo at hindi pwede para sa investment. Kaya iniwan nila ang inakala nilang talunan sa kwarto nito at naisip nilang nagkamali sila ng akala. Pero pag alis ng dalawa ay nagtaka si Jinwoo dahil hindi nila nakita ang screen sa harapan niya. Biglang dumating si Gina na nakababatang kapatid ng bida para tignan kung ayos na siya. Masaya ang babae na ligtas siya. Pero sinabihan ng kuya na mag-ingat sa susunod dahil kung hindi ay titigil na lang ito sa pag-aaral at magtrabaho bilang Jopayuki para walang problema ang kuya. Nagtanong si Jinwoo kung nakikita ng babae ang screen sa harap niya, pero nagtataka ang babae dahil wala namang screen. Saka umalis din si Gina para mag-aral ng masigurong ayos na si Jinwoo. Nakita ni Jinwoo sa system na may pinapagawa sa kanya at may timer ito. Pero mas pinili niyang matulog na lang. Tinawagan naman ni Jinchul ang boss na si Go at sinabi ng boss na gawin nilang special case ang nangyari kay Jinwoo at huwag ipaalam kahit kanino. Tinawag naman ni Choi si Hein para tawaging maging instructor ng mga bagong hunters ng kanyang Guild University. Pero hindi pa makasagot ang babae kung payag o hindi. Masarap ang tulog ni Jinwoo nang bigla siyang magising dahil sa malakas na lindol. Saka bigla na lang siyang nasa harap ng isang gutom na centipede. Tumakbo siyang parang aso pero nasa teritoryo siya ng centipede. Tapos nakita niya sa screen na may 2 hours pa siya para magpapawis at mag-survive. Sa hospital naman ay hinahanap siya ng nurse na nag-ikot at sinabi ito sa kasamang babae. Kaya naisip na lang nila na nasa gilid lang ang bida. Pagkatapos ng 2 oras na pagtakbo ay buhay pa ang kawawang Jinwoo at sa wakas ay natapos din niya ang marathon. Bigla din siyang nakabalik sa kanyang kwarto na pagod. At kung ikaw ito ay nanay mo ang hahabol sa'yo kapag di mo natapos ang trabaho mo pero Dota ang alam mo. At dahil natakot ay hindi natatamad-tamad si Jinwoo at ginawa niya araw-araw ang kanyang pagpapalakas ng personal stats. May nakuha siyang box na nang magbukas ay may susi sa loob. Naalala ni Jinwoo ang nakalipas ng magkasakit ang ina nila at ma-ospital. Walang magawa ang doktor kundi mag-relay na lang sa bagong tech support na dulot ng Essence Stone. Dahil dito ay kinailangan niyang magtrabaho ng mabigat at nang magkaswerte ay naging hunter na mahina. At sa bawat hunting party na sinalihan niya ay palagi siyang kinakawawa pero wala siyang magawa. Sa kalaunan ay naging malakas ng kaunti ang bida at parang tumigas ang itlog niya kaya nais bumalik sa paghunting. Bago pasukin ang isang subway ay inilabas niya ang dalang susi at biglang lumabas ang butas kung saan niya tinusok ang susi at o anime recaps. Pumasok siya sa gateway at bumaba ng hagdan ngunit napa-atres sana nang magsara ang lagusan. Pero hindi na siya makalabas, at nabigyan siya ng 2 choice. Ang talunin ng boss o gumamit ng teleportation stone para makalabas ng dungeon. At nang makita niyang tumagos ang isang dumaan na babae ay nalaman niyang nasa pareho siyang lugar pero nasa ibang dimension. Dala ang kanyang blade ay naglakad siya kahit madilim ngunit parang gustong umatras ng itlog niya pagkakita ng 3 mohawk na goblin. Naalala niya ng masaksakang chan niya noon na ayaw na niyang maulit. Kaya umilag-ilag siya sa pagsaksak ng mga goblin. Patuloy siyang binalak masaksak ng mga goblin pero sumayaw-sayaw siya para makailag. Sinaksak niya ang unang bangag sa dibdib at nawala ang yabang nitong namatay. Umatake pa ang 2 pero sinaksak niya sa ulo ang isa at nilaslas ang leeg ng 3 at feeling niya ay lumakas siya ng kaunti. Ngunit may dumating na lobo na sumunod na umatake. At dahil sa tigas ng panga ng lobo ay nasira ang kutsilyo ng bida.
Nanggatag ang tuhod ng bida at hindi niya ito mapigilan at akala lang niya kung naging matapang na siya. Muling umatake ang malaking lobo kaya nasugatan ang mukha ng bida. At naalala niyang wala pala siyang healer na kasama kaya kailangan niyang galingan. Muling umatake ang lobo at napatalo naman sa pag-ilag ang bida na nagawa pang makatayo sa kamay, na resulta ng kanyang pag-exercise araw-araw. Nais kainin ng aso yung tinatago niyang tae sa tiyan kaya mapilit ito sa pag-atake pero mas takot si Jinwoo na mamatay ulit kaya sinuntok niya ang lobo na lumipad. At nagulat siya dahil sa nagawa. Ngunit matigas ang Lycan na hindi sapat ang suntok at patuloy sa pag-atake. Akala niya kung tigok na siya na tumakbo habang nag-isip kung paano makakaligtas. At naalala niyang mayroon pala siyang inventory na agad niyang binuksan at kumuha ng espada. At tinaga ang ulo ng lobo na agad namatay. Agad siyang nag-level up. Pero dalawa pang pares ng lobo ang dumating pero hindi natakot ang bida dahil may espada na siya. Winasiwas niya ito sa unang umatake pero kinagat ng lobo ang espada gamit ang metal na ngipin. Ngunit ayaw sumuko ng bida na inislice ang bunganga ng aso na natigok. Tinignan niya ang natirang aso na mahina kumpara sa nakalaban niyang Titan dati. Natakot ang lobo na tumakbo. Pagkatapos ay umupo muna si Jinwoo at nakitang tumaas pa ang level niya at kasabay na nawala ang sugat niya. Naghanap siya ng Essence Stone pero Wolf Fang ang nakita niyang nahulog. Nalaman din niyang gamit ang system ay pwede siyang bumili at magbenta pero sa level pa lang niya ay hindi pa pwedeng bumili. Kaya binente niya ang nakuhang Wolf Fang ng 20 na gold piece. Naalala niya na kailangan niyang patayin ang big boss ng dungeon na iyon. Kinuha niya ang armas at naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Ito pala yung lobo na bumalik kasama ang walang pera na tropa. Walang magawa si Jinwoo kundi lumaban, at ginawa niya ang lahat ng makakaya para mapatay ang maraming mga lobo. Alam niyang sisiw na lang ang mga kalaban niya kumpara sa nakalaban niya dati sa Titan Dungeon. Mahigpit niyang hinawakan ang armas at ginawang karne ang mga kalabang lobo. Dahil dito ay nabigyan siya ng titulo na Wolf Assassin. Pero nakita niyang kahit malakas ang armas ay nasira ito. Binuksan niya ang game console at nakitang may mga nakuha pa siyang armas kasama na rin ang isang teleportation stone. Naisip niyang umalis na gamit ang bato, pero baka hindi na siya mabigyan ng pagkakataon para makapag-level up kaya nagpatuloy siya sa paglalakad. Samantala ay pinag-report ng Hunter Association si Johee dahil may nagbukas na gateway malapit sa kanya. At kailangan nila ng healer, at agad din siyang pumayag. May iba pang mga halimaw na nakaharap si Jinwoo na kanyang pinagpapatay gamit ang espada. Nakita niyang kapag white ay mahina, kapag yellow ay kasing lakas niya, at kapag red ay dangerous. Naging level 15 na siya at lumakas ang pakiramdam niya na mayroong naghihintay na nakakatakot na kalaban sa ilalim ng dungeon. Natatakot siya pero nagpatuloy pa rin siya sa pagbaba para makita ang kalaban. Nagtataka siya sa paligid nang biglang mabilis siyang tinamaan ng kalaban kaya siya bumalandra sa pader. Nasira ang espada niya at ipinakita ang malaking kalaban na yung hinuhuli ni Cobra Prince. Ito ang boss ng dungeon. Alam na ni Jinwoo na walang laban ang armas niya sa makapal na armor ng ahas. Pero ginamit pa rin niya ito pang depensa ng sarili. Alam niyang walang silbi ang suntok sa kalaban na ahas at mamamatay siya kapag natama ng isang malinis na pagkagat sa kanya. Tumatakbo siya samantalang pinaglalaroan siya ng ahas na tinatapon sa tubig at hinagisan ng tren. Alam ng bida na naging malakas siya pero hindi sapat para sa kalaban niyang higanteng ahas. Kinuha pa rin niya ang armas at nagpatuloy lumaban dahil ayaw sumuko. Naalala ng bida na siya ang tinawag na pinakamahinang hunter sa lahat ng tao, na kinasakit ng damdamin niya. Kaya nilabanan niya ng harapan ang ahas na hinampas lang siya at inipit sa pader. Nagngingit-ngit pa rin siya dahil sawa na siya sa pagiging mahina. Dahil kahit magaling at matalino siya ay noob pa rin ang tawag sa kanya. Kaya nagdesisyon siyang maging malakas kahit anong mangyari. Tumayo siya sa baytalon para hulihin ang leeg ng ahas, pero nahulog ulit siya. Pero buo na ang pasya niya na matalo ang kalaban. Umatake ang ahas habang pinangsangga niya ang blade. Alam niyang mas matindi ang takot na dulot ng Titan God sa kanya kaysa sa ahas na kaharap niya ngayon. Ginamit niyang pangsaksak ang blade pero walang epek sa armor ng ahas. Kaya napilitan siyang gamitin ang lakas ng kamay at sinakal ang ahas. Nagawa niyang masira ang kaliskis nito. At kahit gaano pa siya ihulog ng ahas, ay wala na itong nagawa ng buong lakas na nagflex ang bida kaya nagsuka ng dugo ang ahas na nabali ang leeg. Dahil dito ay nakuha niya ang reward na Kasaka's Venom Fang. Na malakas na armas dahil may kakayahan itong manghigop ng lakas. Parang Narda, dahil natalo na niya ang boss ay bumalik na siya sa mundo. Paglabas niya ng subway ay pinagalitan siya ng sundalo na huwag magwalwal doon. Pero nang makita nito ang armas ng bida ay nagsorry at napagtanto na hunter si Jinwoo. Saka itinuro ng sundalo kung nasaan ang labanan ng mga hunter at halimaw.
Naramdaman ni Jinwoo ang presensya ng Big Boss na nagwawala sa kalsada. At nakita ang ilang mga hunters na nahihirapan sa paglaban sa halimaw dahil sa makapal nitong barrier. Karamihan sa mga ito ay rank E at D at ilang healer. Nakasama rin pala si Johee. Pero hindi pa ito naka-move on sa ex niyang Titan God at natatakot pa rin magpalabas ng healing spell. At naiintindihan ng bida, alam ni Jinwoo na hindi siya ang pinakamalakas pero mas malakas yung nakalaban niya. Napagtanto niyang kung masisira lang ang barrier ay mapapatay na ng iba pang hunters ang halimaw. Nagbuelo siya at hinagis ang naputol na armas at sinira nito ang armor ng kalaban kaya nabigyan ng chance ang mga hunters na mapatay ang halimaw. Isang tanker ang napansin ang pagkasira ng barrier ng kalaban at alam niyang wala sa kanila ang may kakayahan noon. At naghanap siya ng clue at nakita ang armas ni Jinwoo. Natinuro ng sundalo ang may-ari na si Jinwoo. Kaya napahanga ang tanker sa lakas ng bida. Nagpatuloy sa pag-exercise si Jinwoo hanggang magka-muscles at mapag-usapan ng mga nagbabantay na nurse. Isa sa mga nurse ang nakakita ng six-pack abs niya na pakunwari nag-sorry, pero nang hindi na makatiis ay kinuha ang phone number ni Jinwoo. At tinuka ng manok ang lumapit na palay. Sa bahay ay napansin din ni Gina ang pagkakaroon ng muscles ng kuya at nagtaka na parang tumangkad ang kapatid. Ayaw dalhin ni Gina ang payong sa paaralan pero pinilit ito ng bida at sinabing dapat palaging may proteksyon ang kapatid para hindi mabusog. Muling tinignan ni Jinwoo ang stat at nasa level 18 na siya. At naglagay pa siya ng mas maraming points sa bilis niya. Saka tinawagan siya ng landlord na hiningi ang kanilang upa na agad naman niyang binayaran dahil medyo may pera na siya. Nag-isip siya ng paraan kung paano magkakapera pang lalo sa bagong level niya. Naisip niyang sumali sa sikat na guild para sumikat din. Pero ayaw niya ng maraming marites na buhay. Kalaunan ay nakipagkita siya sa leader ng isang grupo na tinawagan siya. Nakilala niya si Dong Sok na boss, samantalang pinagtawanan siya ng iba na kilala ang pinakamahinang hunter. Nagpirma siya ng kontrata nila na babayaran siya ng 2 million kapalit ng pagiging bagger boy niya. At nagtaka siya dahil wala silang healer. Sinabi ni Dong Sok na para sa kanila na independent contractor ay mahirap makahanap ng permanenteng healers. Nagpakilala din si Jinhoon na rich kid dahil sa pogi nitong armor na gold-plated. Nagpunta sila ng isang gateway na rank C at sinabi ni Jinwoo kay Jinhoon na nagbabase ang agency sa rangko ng dungeon base sa nilalabas nitong enerhiya. Pumasok sila pero walang nakita ng halimaw sa loob. Wala ding crystal at essence stone. Kaya naalala ng bida noong napasok nila ang dungeon ng Titan God. Maraming bagay na tinanong ang baguhan na Jinhoon kay Jinwoo. Pero nakarating sila sa punto na kailangan niyang tumahimik at makinig. Napagtanto ng bida na insect type ang kalaban nila. At narinig nila ang pagdating ng mga langgam na nahulog sa itaas. Ginamit ni Dong Sok ang power at pinalapit ang mga langgam sa kanya bilang patibong habang pinapatay ng iba. Kasabay nito na gumawa si Kyuhuan ng time bomb at nang ayos na ay tumabi ang iba at malaya niyang sinunog ang mga langgam. Saka din nila tinapos ang natira. Napansin agad ng bida ang teamwork ng grupo ni Dong Sok at alam na matagal nang magkakasama ang mga ito. Samantalang si Jinho lang ang naiiba sa kanila na nagtatago sa matigas na armor. Sa kanya sinipa ang sumugod na langgam na nawasak lang. Nang mamatay ang mga langgam ay agad silang naghanap ng pwedeng magamit. Pero napansin ni Kyuhuan ang marka sa katawan ng mga langgam na hindi dulot ng armas ng tao. At naisip nilang may mas malaking predator sa dungeon. Masaya si Jinho na nakapatay ng malaaso ang laking langgam sa isang was-iwas lang. Pero nagbabala si Jinwoo na bantayan palagi ang likod nito dahil may nararamdaman siyang masama. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa malawak na dungeon. At alam ni Jinwoo na may makakaharap silang nakakatakot. Nakakita sila ng iba pang langgam na nasira ang katawan na agad din nilang pinatay. Nakaabot sila sa parte ng dungeon na puno ng sapot na mabilis nilang pinasok. Nakita nila ang jackpot dahil sa dami ng glowing stone na naroon. Mas mura ito sa essence stone pero aabot ang presyo nito sa bilyon dahil sa dami. Biglang naisip ni Dong Sok na matatalo niya ang kapatid dahil sa jackpot. Tinawag ang isang kasama at sinabing kunin ang pangmina. Pero sinabi nitong naiwan daw ito sa labas. Naalala ni Jinwoo ang kontrata ng bida at tinignan ito. Saka sinabi ni Jinho kay Dong Sok na may isang share si Jinwoo sa makukuha nilang kayamanan mula sa mga kristal. Sinabi ni Dong Sok na hindi ito problema at maghahati silang lahat sa reward. Pero kailangan muna nilang talunin ang boss ng dungeon na malaking spider na kasalukuyang natutulog. Pero kukunin muna nila ang mga kristal bago patayin ang boss para hindi agad magsara ang dungeon kasama ng mga kayamanan. Tinawag ni Dong Sok ang mga tao at sinabing lalabas sila para kunin ang mga mining gears nila. Saka sinabihang may one sina Jinho at Jinwoo. Ayaw sana ni Jinho dahil takot siyang kainin ng gagamba kapag nagising. Pero iniwan pa rin sila nina Dong Sok.
at sa labas ay inutusan ni Dong Seok si Kyuhwan na sirain ang entrance ng Spider's Lair. At sa pagkakataong ito ay alam ng dalawa na na-traidor sila. Hindi kayang sirain ni Jin-ho ang nakaharang sa daan pero nang magising ang gagamba para kainin sila ay pinagtago niya si Jin-woo sa likod. Dahil level ilang siya ay naisip ni Jin-woo na walang silbi ang paglaban sa gagamba. Pero nang maalala niya ang mas malakas na Titan God ay naisip niyang mahina pa ang gagamba para sa kanya. Kaya iniwan niya ang bag at sinabi kay Jin-ho na sa kanya ang laban na ito. Sa labas ay naisip ng mga tulisan na papasok sa ibang butas para kunin ang mga kayamanan. Nagtanong ang tao ni Dong Seok kung anong gagawin nila kung pagpasok nila ay gising ang gagamba at patay na ang dalawa. Kaya sinabi ni Dong Seok na kukunin na lang nila ang armor ni Jin-ho dahil ilang milyon din ang presyo nito saka sila tatakbo dahil hindi nila kayang talunin ang Boss Spider. Sa loob ay sinabi ni Jin-ho na tumigil sa pagbibiro ang bida dahil mas mababa ang level niya ng dalawang beses kumpara sa gagamba. Alam din ito ni Jin-woo pero nararamdaman niyang kaya niya ang kalaban. Sa kagamit ang poisonous blade ay sumulong siya. Pero matibay ang balat ng gagamba na di kayang matusok ng blade. Pero mabilis ang paggalaw ni Jin-woo na kinagulat ni Jin-ho. Naisip ni Jin-ho na isang baliw si Jin-woo na penipeke ang rangko para ma-enjoy ang pagpatay. Tinignan ni Jin-woo ang system at nakitang malapit na siyang mapagod. At naintindihan niyang kailangan lang niyang sugatan ang gagamba para malason ito. Tumalon siya para sana tusukin ang mata pero nagbuga ng asido ang spider na kinatunaw ng lupa na naiwasan ng bida. Inactivate niya ang dash skill at mabilis na tinalon ang ulo ng gagamba at tinusok ng blade. Pero mali ang natusok niya dahil hindi yung malambot na parte. Nainis na siya at mas pinabilis ang pag-atake sa malaking gagamba. Nag-enjoy na siya sa pakikipaglaban pero sinabi ng system na lobat na siya, kaya biglang nanghina at natabig ng malaking gagambino at naitapon sa lupa. Inapakan siya ng gagamba para tapusin pero nag-activate bigla ang self-recovery niya at nakailag. Agad siyang tumalon sa ulo ng gagamba at tinusok-tusok ang mata nito para ibaon ang laso ng dagger. At dahil dito ay walang nagawa ang gagamba na bumagsak at namatay. Naging saksi si Jin-ho dito at inisip na tama ang akala niyang killer nga si Jin-woo na nagpapanggap na mahina. Kaya bigla niyang sinabi na boss niya si Jin-woo saka nagbigay ng tubig at nagmina ng kristal para sa bida. Bumalik ang mga tulisan at nagulat na buhay pa ang dalawa na pinatay pa ang gagamba. Kaya naisip ng mga ito na mahina ang dungeon boss. Inutusan ni Dong Seok si Jin-ho na patayin si Jin-woo kung nais niyang makauwi ng buhay. Seryosong lumapit si Jin-ho kay Jin-woo para depensahan ang bagong boss. Kaya inutusan ni Dong Seok si Kyuhwan na patayin ang inakala nilang mas mahinang si Jin-woo. Kasabay na natanggap ni Jin-woo ang message ng system na patayin ang anim na tulisan. Pero naunahan na siyang mapatamaan ni Kyuhwan ng pasabog nito kaya naitapon ang bida. Akala ni Jin-ho kung patay na ang boss nito at umiyak na parang bata. Pero dahil sa galit ni Jin-woo, kasabay pa ng misyon na bigay ng system, ay tumayo ang bida. Naglakad siya paharap at sinabi sa mga tulisan na sila ang papatayin niya. Isa sa mga tao ni Dong Seok ang lumapit na nagyabang, pero nahulog ang ulo niya nang ilabas ng bida ang blade nito. Nakinagulat ni Dong Seok, pinili ni Jin-woo na patayin ang mga tulisang hunters kaysa siya ang patayin ng system. Sabay-sabay na umatake ang mga tulisan pero lahat sila ay natikman ang makamandag na tusok ng punyal ng bida. Nahigop ang kanilang lakas kaya sabay-sabay silang bumagsak na parang nabiktima ng bakla. Maging ang mayabang na Kyuhwan ay tigok din sa parang multo na pag-atake ni Jin-woo. Saka naramdaman ni Jin-ho na mas malakas pa ang power ng bida ngayon kaysa kaninang kalaban nito ang dungeon boss. Ginamit naman ni Dong Seok ang reinforcement skill nito na inaakalang maliligtas siya. Pinatigas niya ang kanyang katawan na parang taguro saka inatake si Jin-woo. Pero hinuli lang ng bida ang mukha ni Dong Seok at binalibag sa lupa. Nagtaka si Dong Seok na natalo. Saka nagmakaawa na huwag siyang patayin. Pero kasama na siya sa quest ni Jin-woo. At kahit nagdadaldal ay tinanggal ni Jin-woo ang ulo ng malaking tao at nahulog na parang pakwan. Saka pagkatapos ay gumawa sila ng pecking report na namatay sina Dong Seok at ng iba pa sa dungeon. At dahil C-rank si Jin-woo at maganda ang armor nito ay naniwala agad ang investigator at agad silang pinaalis. Pero agad nilang pinakita kay Jin-chul ang report. Dahil involved si Jin-woo na alam nilang nakaligtas sa mysterious dungeon. At ang namatay na Dong Seok ay kapatid ng isang malakas at maimpluwensyang hunter. Sa bahay ay nagtanong si Gina kung kamusta ang trabaho ng kuya. Kaya naalala ng bida ang mga pinatay na tae pero wala siyang pagsisisi dahil wala silang silbi. Uminom siya ng beer at na-detect ito ng system na harmful substance kaya agad siyang pinaghihilom. Tinignan niya kung saan niya nakuha ang restoration skill niya at nalaman niyang nakuha niya ito noong mamatay siya sa dungeon ng Titan. Kalaunan ay tinawag siya ni Jin-ho para magkape.
Hindi para tawagin sa networking o para sa investment na scam, kundi ay para sabihin ang mithiin nitong maging isang guild master para sa business ng ama. Pero kailangan pa niya ng 19 na dungeon mission at kailangan ang tulong ni Jinwoo. Nag-offer siya na ibibigay kay Jinwoo ang HQ ng gagawin nilang guild na nagkakahalaga ng 30 billion yen. Pero alam ni Jinwoo na nasa ibang level na siya at posibleng lalakas pa siya kaysa S rank. Kaya tinanggihan niya ang offer ni Jinwoo. Kahit pa noong sinabi ni Jinwoo na hindi niya sasabihin kahit kanino ang lihim ng bida. Sa isang lugar ay pinatawag naman ni Dongso si Laura para magtanong tungkol sa legal matters kung sakaling may papatayin siyang hunter. Kaya sinabi ng babae ang nais malaman ng kapatid ni Dongso. Tinignan ni Dongso ang larawan ni na Jinwoo at Jinho at sinabing papatayin ang dalawa. Dahil narinig niyang pinatay ang kapatid niya sa dungeon. Isang araw habang nag-insayo si Jinwoo ay sumabay ang kapatid niyang si Gina, pero tinakbuhan ito ng bida. Saka tinignan ng bida ang daily quest nito at naisip doblehin. Nang matapos ay aksidente niyang nadiskobre at na-unlock ang hidden quest at naktanggap ng isa pang reward. Binuksan niya ang gift box at nakuha ang isang susi. Ngunit ang level ng susi na ito ay S rank level quest. Pero ang reward sa pagtalo ng boss dito ay makukuha ang elixir of life na kayang lunasan ang nanay niyang may sakit. Alam niyang ang mga S rank dungeons ay delikado at kahit maging mga S rank heroes ay pwedeng mamatay anumang oras. Pero pinasok pa rin niya ang butas at nakita ang bakana ng impyerno. Natatakot siya sa pagkakita ng nasusunog na lugar. Pero nasa kanya ang teleportation stone na gagamitin niya bilang emergency exit kung sakaling malagay siya sa peligro. Sinalubong siya ng tatlo ang ulo na Cerberus. Pero na-immune na siya sa pagkakakita ng mga nakakatakot. Tulad mo na araw-araw nakakakita ng nakakatakot sa salamin. Hihihi, inilabas niya ang poisonous dagger at ginamit ang wolf as a sin title at buong bilis na sinugat ang Cerberus. Pero walang epekto ang armas niya sa malaking aso. Ginamit din niya ang kanyang murderous intent, pero hinawi lang ito ng ungol ng halimaw. Umatake si Jinwoo gamit ang manghihigop ng lakas na kutsilyo at tinusok ang isang mukha ni Cerberus. Pero nagalit ang aso at kinagat siya at natanggal ang isa niyang kamay at mabilis na nauubos ang kanyang health bar. Naitapon siya at inapak-apakan na parang tae at mas lalong nabawasan ang health niya. Nakatayo ang bida ngunit sinabi ng system na naging doble ang lakas ni Cerberus. At sa bilis ng aso ay sinampal ang hindi nakailag na bida na lumipad. Nag-activate ang health restoration niya sa kamuling nilabanan ang malaking aso ni Hades. Nasaksak niya ang mata ng isang ulo nito at inakalang malalaso ng aso. Pero nagkamali siya at mas lalo lang siyang kinawawa ng malaking aso. Mas nabawasan ulit ang health niya sa pagkakaipit. Nakagawa siya ng paraan para magtago panandalian pero 700 plus na lang ang health niya. Binalak niyang tumakas gamit ang teleportation stone, ngunit mabilis siyang nahanapan ni Cerberus kaya nabitiwan niya ang nahulog na bato. Nagpatalon-talon siya para muling magtago. Saka mabilis na bumili ng healing potion at ginamit, pero kaunti lang ang nadagdag sa buhay niya. Nag-isip siya at nakita ang laso ng ahas na agad niyang ininom. Kaya nag-activate ang health restoration niya at nadagdagan ng 20% ang buhay niya. Pero muli siyang nakita ni Cerberus at patuloy na pinagkakalmot at tinulak. Ngunit biglang nagka-epekto ang lason sa aso kaya nabigyan pa ng pagkakataon si Jinwoo na masaktan ang kalaban. Pero si Cerberus ang kalaban ng bida na muling pinagpatuloy ang pagkagat at pagbuli sa kanya. Nagawa pa ng aso na makagat ang katawan ng bida na naging sanhi ng mabilis niyang paghina. Pero hindi tumigil si Jinwoo sa pagsaksak at pagsira sa mata ng Hellhound, hanggang makatama ang bida at biglang bumagsak ang Cerberus. Namatay ang aso kasabay ng ilang apoy sa paligid. Dahil napatay niya si Cerberus ay nabigyan ng bida ng isa pang castle key, Cerberus teeth at Cerberus collar. Nakakuha din siya ng mystery item na kasama sa formula ng pagkuha sa elixir of life. Nakita ni Jinwoo ang malaking nag-aapoy na bahay ng dungeon boss, pero alam niyang tigok siya kapag pumasok doon. Kaya naisip niyang babalik na lang kapag naging mas malakas na. Kalaunan ay nagkape ulit sina Jinwoo at Jinho at sa pagkakataong ito ay pumayag siya sa nais ni Jinho. Pinaliwanag ng bida na para hindi sila mahirapan ay mag-hire si Jinho ng isang grupo na tatapos mismo sa lahat ng 19 na misyon na kailangan ni Jinho. At nagustuhan ito ng rich kid. Sa sasakyan ay kinausap si Jinho ng mayamang tatay. Alam ng tatay na malaki ang pera sa pagpasok sa hunting business dahil sa mga essence stone na nakukuha nila. Ayaw niyang maiwan ng 5 malalaking guild na sindikato sa negosyong paghunting. Kaya inutusan niya ang anak na gawin lahat para magkaroon din sila ng guild para dito. Habang nagsasanay ay nakita ni Jinwoo na hindi na niya pwedeng doblehin ang daily training. Kaya nagbukas na lang siya ng gift box. Pero imbes na susi ang makuha ay isang bingo card ang lumabas.
Naisip niyang subukang labanan ang Centipede sa penalty realm, pero hindi siya sigurado kung may premyo doon. May natanggap siyang invitation para sa isang hunting party, at dahil walang magawa ay naisip niyang patulan ito. Samantala ay nagtuturo na si Song ng Kendo, nang matanggap din ang invitation. Pero naisip niyang mas maganda kung manatiling retired na siya sa hunting. Si Kim naman ay tinitignan ang pamilya at naisip na kailangan niya ng pambili ng gatas. Kaya sinabi sa asawa na babalik siya sa paghunting. Sa kwarto naman ni Johee ay pinutol niya ang tawag ng ina dahil sa pagkontrol nito ng kanyang buhay, kahit matanda ng sanga-sanga ang buhok sa singit. At may natanggap din siyang invitation. Tinawag naman ni Choi ang kaparehong guildmaster na si Yuno. Binahagi niya ang intel na nalamang nagbabalak ang tatay ni Jinho na pumasok sa guild industry. Pero sinabi ni Yuno na alam na niya ang tungkol dito at tinanong si Choi kung bakit siya pinatawag. Kaya tumayo si Choi at nagseryoso at sinabing nais nitong magsama silang muli para bumalik sa Jeju Island kung saan sila nakipaglaban dati. Nais niyang matalo ang boss ng island at ipinaalala kay Choi na mayroon silang naiwan doon na dapat nilang tapusin at ayusin. Habang naglalakad ay nagpalit pala ng isip si Song at papunta na ito sa hunting party na nag-invite sa kanya. Nakita niya si Jinwoo at masayang binati ang bida na kumpleto ang katawan. Pagdating sa gateway ay nakita rin nila si Johee, Kim at Jungho na nakasama nila dati sa Titan God Dungeon. At masaya ang sexing babae na makita ulit ang mas pogi ng Jinwoo. Biglang may dumating na tatlong convict hunters na kasama nila sa misyon, at agad nilang nakita ang kagandahan ni Johee. Sakit ng mga galing sa kulungan. Pinaliwanag ng investigator na nagkulang sila ng hunters sa oras na iyon kaya kumuha na lang sila ng mga bilanggo na hunters. Pero kasama nila si Kang na rank B para bantayan ang mga rank C convict hunters. Si Song ang nagpresinte para mamuno sa pagpasok sa dungeon, saka agad din silang pumasok. Sa loob ay brutal ang mga convict na pinagkakarne ang mga goblins na walang kaya. Hindi rin nagpatalo si Song gamit ang firepower. At maging si Jinwoo ay nakapatay ng goblin at nag-survive. Na ipinagtaka ng dating mga kasama dahil alam nilang mahina siya. Pero napakamot lang ang bida para humble. Pero ramdam ni Song ang paglakas ni Jinwoo. Nakarating sila sa parte ng dungeon na may tatlong pasukan. Sinabi ni Kang na para matapos agad ang misyon ay maghiwalay sila. At tawagin lang siya kung makakalaban nila ang dungeon boss. Alam ni Jinwoo na nasa kaliwang kuweba ang boss kaya sinabi niyang ito ang piliin ni Song. Sa gitna naman ang pinili ni na Kim at Jungho. Samantalang sa kanan si na Kang at mga convict. Bago pumasok ay naramdaman ni Jinwoo na pinagmamasdan siya ni Kang. Nakapatay ng ilang goblin si na Kim at Jungho. Pero nasabi nila na pagkatapos ng misyon ay hihingi sila ng patawad sa ginawa kina Song, Johee at Jinwoo. Dahil hindi na maatim ng kanilang Hunter's Pride. Samantala ay hindi kontento ang mga convicts sa mahihinang goblins at mas gusto ng malakas na kalaban. Nagtanong si Kang kung may pagkakaiba ba ang tao at halimaw sa mga convict na sinagot nilang wala. May ginahasa at pinatay palang batang babae ang mga convict kaya sila nakulong. Ngunit sinabi ng ama ng bata na hindi sapat ang kanilang parusa, kaya kinausap nito si Kang na patayin ang mga convict kapalit ng 3 milyon. Sinabi ni Kang nagagawa siya ng false report kalaunan na inatake ng 100 goblins ang 3 kaya sila namatay. Samantala ay nagpatuloy sa paglusong si na Kim at Jungho. Pero nagulat sila nang makita ang 2 patay na convict at sakal ni Kang ang 3. Naisip ni Kang na magkakakonektado ang kuweba, saka agad pinugot ang may idol kay Saitama. Saka naglakad palapit sa 2 saksi. Naalala ni Jinwoo si Kang nakasama dati ni Jinchul na bumisita sa kanya sa hospital. Pero natigil sila nang marinig ang pagsigaw ng tulong. Agad silang bumalik at nakita ang mga patay na convict sa lupa. Ayos lang iyon, pero ang hindi okay ay nang makita nila ang katawan ni na Jungho at Kim na bagsak at maraming sugat. Nais magpaganda ni Johee sa pag-iyak, pero sinigawan siya ni Song na lunasan ang kasama. Lalo na si Kim na may pamilyang naghihintay ng gatas. Ginawa naman ito ni Johee at nagising si Kim. Pero alam nitong hindi sapat ang hilang power ni Johee para mabuhay siya. Sinabi ng galit na Jinwoo na kailangang mabuhay ni Kim para patuloy niya siyang kamuhiin. Pero humingi ng tawad si Kim sa pag-iwan sa kanila noon. Sinabi rin niya ang pagsisisi kay Song, saka din siya namatay. Nag-iisip pa ang 3 kung anong gagawin nang biglang umatake ang Killer Kang para tusukin ang virginity ni Johee. Pero mabilis siyang niligtas ni Jinwoo. Nais sanang patayin muna ni Kang ang healer pero nagulat daw siya na mapigil ng bida ang sneak attack niya. Sa kanya sinabi ang balak na kunwari pinatay sila ng 3 convict, at nang matapos patayin ni Kang ang dungeon boss ay siya naman ang inatake, kaya niya sila pinatay. Nagalit si Jinwoo sa kabaliwan ni Kang at nais umabante. Pero pinigilan siya ni Song at sinabing siya ang lalaban na agad kinuha ang espada ni Kim.
Humingi siya ng buff kay Johee para mapalakas siya na ginawa ng babae. Pero pinagtawanan siya ni Kang dahil mage ang skill ni Song at hindi dapat lumalaban gamit ang espada. Pero kendo master si Song na mabilis na hinati si Kang. Ngunit joke lang dahil mas mabilis si Kang kumpara sa kanya. Alam din ito ni Jinwoo na nakikita ang agwat ng lakas ng dalawa. Muling umatake si Kang na sinabing hindi sila magka-level at nasugatan ang matandang nasaktan. Pero agad itong nilunasan ni Johee, kaya nainis si Kang sa babae. Binalak niyang saktan ang babae pero umatake si Song na sinabing huwag tatalikuran ang isang swordsman. Alam ni Kang na hindi niya matatalo si Song kapag walang skill, kaya inactivate nito ang assassin skill at sinugat si Song ng maraming beses. Tapos naubos na rin ang lakas ni Johee na hindi na kayang mag-cast ng spell. Natawa si Kang na itinaas ang arm mass para tapusin ang matanda. Pero ginamit bigla ni Song ang hurricane fire skill at sinunog si Kang. Pero malakas si Kang naligtas at napahanga sa taktik ni Song. Muli niyang itinaas ang armas para burahin na si Song, pero Naki alam na ang bida at napa-atres si Kang. Saka nagpakilala si Jinwoo na isa siyang rank E hunter. Naisip ni Kang na false ranker ang bida at sinabi sa dalawa na isa itong second awakener na kanilang kinagulat. Naalala ni Kang na si Jinwoo pala yung nakaligtas sa mysterious dungeon na binisita nila sa hospital na 10 lamang ang lakas. Nagtanong ang bida kung bakit pumapatay ng tao si Kang. Kaya sinabi ni Kang na rapist kasi ang mga ito na pumatay ng bata. Pero sina Jung-ho at Kim ang tinutukoy ng bida. Kaya hindi na naitago ni Kang ang tunay na sarili na manyak. Tinanggap niya ang trabaho hindi dahil sa pera, kundi ay dahil masaya siya sa pagpatay ng mga tao. Saka agad niyang sinugod si Jinwoo na dumpensa sa mabilis na pagtusok ng kalaban. Umatake din ang bida na kinasaya ni Kang. Parehong knife user ang dalawa at nagpatalon-talon sila sa ere para magsaksakan. Pero tabla ang laban. Pero ginamit ni Kang ang pandaraya gamit ang alikabok at sinaktan ang bida. Saka biglang natanggap ni Jinwoo ang emergency quest na patayin nito si Kang. Kaya naging malakas si Jinwoo at inactivate and dash skill at isang iglap na sinugatan ang mukha ni Kang. Naramdaman ni Kang ang laso na agad niyang kinontrol. Saka agad ding nagpatuloy sa pakikipaglaban kay Jinwoo gamit ang double blade. Ngumiti siya ng masama saka biglang naglaho sa ere gamit ang assassin skill. Inatake niya si Jinwoo na nasugatan ng binti saka sinabi ni Kang na wala pang nabuhay na nakakita ng killer spree niya. Nais sanang tumulong ni Johee pero pinagbantaan siya ni Kang. Akala ni Kang kung panalo na siya dahil napilay na si Jinwoo. Ngunit biglang nag-activate ang instant recovery skill ng bida. Unang beses daw ni Kang na makakita ng fighter na kayang mag-heal ang sarili. Galit si Jinwoo dahil nawalan na naman siya ng emosyon. Kaya napagtanto ni Kang na nakapatay na rin ng tao dati si Jinwoo. Nakinagulat ulit ng dalawa. Pero naisip ni Song na kinailangang magdanas ng bida ng mahirap na desisyon para sa sarili. Sinabi ni Kang na sa dungeon ay ang mga malalakas lang na hunter ang nabubuhay. Muli siyang naglaho gamit ang skill at umatake sa bida. Pero nasanggana ni Jinwoo ang mga tirada niya dahil sa kill intent detection. Saka ginamit ni Jinwoo ang murderous intent skill na kinatigil ni Kang na hindi makagalaw. Sa kanya naramdaman ang unti-unting pagtusok ng kutsilyo sa kanyang dibdib na kanyang kinatalo. Nagsalita pa ng masama si Kang patungkol sa pagkakabukas ng mata ni Jinwoo sa pagpatay na sisirain siya nito, saka din siya namatay. Dahil natalo ng bida si Kang ay nakuha nito ang stealth skill ng manyak. Saka sinabing sa paglakas nga niya ay may parte ng pagkataon niyang unti-unting nawawala. Nagpasalamat naman sina Song at Johee na inutusan ng bida na maghintay sa labas. Saka siya nagpunta sa boss lair para patayin ito at isara ang lagusan. Kalaunan ay dumating si Jinchul na superior ni Kang. Hindi niya inakalang manyak pala ang tao nito. Kinausap niya ang mga survivor at agad napansin si Jinwoo. Humingi siya ng tawad at direktang nagtanong kung sino ang nakapatay kay Kang. Akala ni Jinwoo kung hindi na niya mate atago ang lakas, pero biglang nagsalita si Song at sinabing siya ang tumalo kay Kang sa tulong ni Johee. Alam ni Jinchul na hindi kaya ni Song si Kang pero kunwari naniwala siya at pinasulat sa report. Napansin ni Jinwoo ang lakas ng aura ni Jinchul na level A hunter, na hindi pa niya kayang talunin. Saka sinabi ni Song na anako niya ang pagpatay kay Kang bilang ganti sa pagligtas ng bida sa kanila. At nang ayos kalaunan ay inilabas ni Johee ang essence stone na bigay ni Jinwoo sa kanya. At makakakain na ang bida ng masarap na tinapay. Nagpunta sila ng park at nagdate, saka sinabi ni Johee na naging macho na ang dating tutoy na bida. Samantalang siya ay nanatiling chicks pa rin kahit na kung tutuusin ay mas malakas siya sa bida. Pero masaya daw siya na dahil sa kapapasok niya sa Class D dungeon ay nakilala niya si Jinwoo. Na alam niyang kahit mahina ay may anghang sarap na gusto ng mga babae. Ehem, nagpaalam ang babae na uuwi na siya sa mga magulang at inimbitahan ang bida na sungkitin na lang siya mula sa mga magulang.
saka iniwan ang bida sa malamig na gabi na walang love life, tulad ng nanonood kaya nininigas na lang sa anime isekai. Hihihi. Naalala ng bida ang sinabi ni Jin Chul bago ito umalis na kailangang mag-ingat ng bida dahil hinahanap siya ng class S hunter na si Dong So. Hinala kasi nitong pinatay ni na Jin Woo at Jin Ho ang kapatid nitong si Dong Sok na totoo naman. Saka sinabi pa ni Jin Chul na umalis na si Jin Woo kasama ng pamilya palabas ng bansa, dahil maging ang batas ay hindi kayang protektahan siya laban sa isang class S. Kaya naisip ng bida na kailangang lumakas. Nakipagkita siya ulit kay Jin Ho sa isang dungeon quest, at maraming nagoyo si Jin Ho na mga patapon na hunters. May kasama pang high school student na malakas pa ang wet dreams. Ayaw sana ni Jin Woo ng high school na kinainis daw ng bata, pero nang tanungin siya kung may experience na ay nasabi nitong virgin pa siya sa pagpasok sa kuweba. Sinabi ni Jin Woo na lahat sila ay maghihintay lang sa labas ng dungeon. Ipinaliwanag din ni Jin Ho na babayaran niya ang bawat isa ng 3,000,000 belly kada tagumpay nilang dungeon quest. Kahit hindi sila makipaglaban sa halimaw. Bago pumasok ay binasag ni Jin Woo ang bato at na-activate ang sneak skill na nakuha niya kay Kang. Nagdamit naman ng armor si Jin Ho na kinaasiwa ni Jin Woo dahil para itong cringe. Saka tinamba ang kasama na hindi makatayo sa bigat ng bakal sa katawan. Pumasok sila sa kuweba at nasabi na lang ng mga natirang hunters na sira ulo sila dahil sa ginagawang suicidal hunting. At isa nga ang kaklase ni Gina na paganda ang alam kahit mahina. Inakala nila kung aabot ng 3 oras. Pero agad nilabasan ang kuweba ng 2 bida sa loob lang ng 1 oras. Saka sinabi ni Jin Ho na 3 kuweba ang nais nilang malawlaw sa araw na iyon. Kaya kikita ang mga kasama ng tig 9 milyon sa araw na iyon na mas lalo nilang kinanganga. Madaling pinatay ni Jin Woo ang kanilang nakakalaban kada papasok sila sa dungeon. At mabilis ang pag-level up ni Jin Woo dahil sa pagpas lang nito sa mga boss ng dungeon. Niligtas din niya si Jin Ho mula sa ahas. Saka ginamit din ang sneak attack ni Kang sa ilang mga halimaw na walang ano-ano ay namatay. Dahil dito ay nagkaroon pa siya ng 2 skill na pag-atake ng dagger. Na ginamit niya sa 1 halimaw. Kaso ang problema niya ay nauubos ang mana niya agad at hindi siya tumatagal sa laban. Nais niyang pasukin ang Demon Castle pero alam niyang hindi pa pwede dahil wala pa siyang sapat na lakas. At biglang sinabi ng system na required level reached at mayroon siyang bagong objective. Habang ginagawa ng mga bida ang trabaho ay nalaman naman ng White Tiger Guild ang malaking gastos ni Jin Ho para bilhin ang maraming Rank C dungeons. Kaya naisip nitong may kahina-hinala. Pinag-aralan ng manager na An ang report na hawak at nakita niya ang pangalan ni Jin Woo. At naalala niya ang nagngangalang Jin Woo na nakaligtas sa Titan God Dungeon. Na siya ring nakaligtas sa parehong pagkamatay ng mga tao ni Dong Sok sa isang kuweba, at yung killing spree ni Kang. Sa kanya pinaliwanag sa kasama na si Jin Woo ay pwedeng second awakener. Kaya mabilis silang lumabas para imbestigahan ang bida at malaman kung tama sila. Nagulat silang makita ang hunting party ni Jin Ho na naka-relax. Ngunit mabilis silang sinalubong ni Yihan para paalisin. Pero inutakan ni An ang babae at kunwari nagtanong kung bakit nasa labas siya samantalang busy si Jin Woo sa loob. Na hindi masagot ng babae. Kaya mas naisip ng manager na talagang may lihim si Jin Woo. Saka sila umalis. Samantala ay natutulog si Choi sa kanyang opisina, nang managinip siya ng masama at magising dahil sa bangungot na nangyari sa Jeju Island. Sa kanya inilabas ang folder file ng plano nilang pagbabalik sa isla. Kalaunan ay tinawag ni An si Jin Woo para humigop ng kape. Saka agad din niyang tinawag ang bida na babayaran siya ng doble sa offer ni Jin Ho kapag sumama siya sa kanilang guild. At naisip na madali lang niyang masusuhulan ang bida. Nagtanong si Jin Ho kung magkano ang halaga ng Guild HQ ng White Tiger Guild. Na sinagot ni An na 50 billion. Pero nagulat si An nang sabihin ni Jin Ho na 30 billion ang offer sa kanya ni Jin Ho. Walang kakayahan si An na bayaran ang bida ng doble sa 30 billion kaya naiinis na umalis ang bida. Talo na naisip ni An na dapat nag-imbestiga pa siya bago kausapin ang bida. Ngunit nagulat siya pagbalik bigla ni Jin Woo na gamit ang sneak skill at sinugatan pa ang pisngi ni An. Kaya naintindihan ni An kung gaano kabigatin si Jin Woo kaya malaki ang offer ni Jin Ho. At walang nagawa si An kundi sabihin ang role nito sa White Tiger Guild na trabaho niyang maghanap ng mga bagong hunters mula sa Rank C Dungeons. At kailangan niyang mag-report sa boss tungkol sa nalaman. Napansin daw niya si Jin Woo dahil sa pagbili ni Jin Ho sa maraming Rank C Dungeons. Nagtanong pa ang bida kung sino pang nakakaalam nito. Nasinagot ni An na sila lang ng tao nito. Sinabi ni Jin Woo na nais niyang manahimik at kung may mga marites na maghahanap sa kanya ay sina An at tao nito ang una niyang hahanapin. Natakot si An na sinabing magiging lihim ang sekreto ni Jin Woo.
Nagpakita ulit si Jinwoo at nagbigay ng bagong offer kay Ahn na bilhin ng manager ang tatlo nilang Rank C dungeon ng ₱300,000. Nang tumawad si Ahn ng ₱200,000 ay agad silang nagkaroon ng kasunduan. Binigay agad ni Jinwoo ang account number para sa bayad. At pinainom pa ni Jinwoo ng hilang kape si Ahn na biglang naghilom ang sugat nito na mas lalong na-amaze. Sa kapag-alis ng bida ay sinabi ni Ahn na hindi nila kaya si Jinwoo. Natanggap ni Jinwoo ang bayad kalaunan. Samantalang nalaman ni Ahn na mayroon pa pala silang ekstrang mga Rank C dungeons at hindi nila kailangan ng binente ni Jinwoo. Kaya feeling ng manager na nabudol siya ng bida. Pero nang ma-receive niya ang text ni Jinwoo na nagsabing tabla na sila ay masaya na rin siya dahil nasa kanya na ang number ng bida. Ipinakita naman si Jinwoo na may sasakyan na at patungo siya sa bagong quest objective. Nagpunta si Jinwoo sa lugar na walang chismosa ng mga tao, saka din niya agad tinanggap ang bagong change job quest. Naibigay ito noong naging level 40 na siya. Hindi ito kagaya ng penalty quest niya at ng defense quest niya dati. Pagkatanggap niya ng misyon ay nagbukas ang isang lagusan na puno ng boltahe ng kuryente. Naglalakad na ang bida nang sinabi ng system na bawal ang gumamit ng potion at recovery skill at hindi rin siya pwedeng umalis na hindi pa tapos ang misyon. Agad niyang kinuha ang armas sa vault paglabas ng kalabang armor. Mabilis niyang inatake ang kalaban gamit ang dash skill. Ngunit walang epekto ang dagger niya sa armor. Tinaga ng knight ang na-surprise na Jinwoo ngunit nagawa pa ring makasangga at maka-atake. Gumamit siya ng buong lakas na pagtusok sa armor pero hindi kayang masira ng kutsilyo ang bakal ng kalaban. Kaya naalala niyang malakas din siyang manakal kaya itinago ang armas, at brutal na tinanggal ang ulo ng kalabang knight gamit lang ang mga kamay. At natigok ang kapatid ni Fullmetal Alchemist. Saka napagtanto ng bida na masyado siyang umaasa sa recovery at skills niya. Ilang segundo lang ay may dumating pang mga armor para labanan ang ating bida. Samantala ay kinatagpo ni Jinho at nang tatay niya ang kapatid niyang lalaki na Jinsung. Sinabi nito na bigo siyang mabayaran si Hein na sumama sa kanilang guild. Ngunit may naimbita siyang ibang malalakas na international hunters at kasama si Dongso. Na hindi nila alam na kapatid ng dating namatay na Dongso. Sinabi ni Jinsung na gawin lang ni Jinho ang sariling proyekto basta huwag lang siyang maging hadlang sa kanya. Ngunit alam ni Jinho sa utak kung gaano kalakas si Jinwoo na kasama niya. Sa dungeon ay patuloy ang pagpatay ni Jinwoo sa mga kawawang armor na umaatake sa kanya. Nakaramdam siya ng murder intent kaya agad niyang sinaksak ang lumabas na assassin sa likod niya. Nagulat din siya na makalaban ng isang mage na nang babato ng mga ball ang apoy. Saka patuloy lang siya sa pag-ilag para hindi masaktan ng mga kalaban. Sabay-sabay ang kalaban niyang assassin, knight, archer at mage, pero madali lang niyang iniilagan ang mga ito. Pinatay niya ang assassin saka napansin na malapit na siyang mapagod kaya kailangan niyang bilisin. At kalaunan pa ay nagawa na niyang mapatay ang mga kalaban na ikinalat sa hallway. Bilang reward ay nakakuha siya ng knight's armor na agad niyang sinuot. At ang gusto niya dito ay invisible ang armor at nakakagalaw pa rin siyang magaan. Narating niya ang dulo ng hallway at nakita ang pinto ng boss lair. Binuksan niya ito at nakaramdam ng takot. Pero pumasok pa rin siya at naramdaman niya ang parehong pakiramdam noong nakita nila ang Titan God. Nagpakita ang dungeon boss na mas astig sa kanya. Ito ang Knight Commander na pinagmumula ng nararamdaman niyang takot. At kulay red ito na ibig sabihin ay mahilig din sa pagnguya ng nganga. Naghanda ang Knight Commander at mabilis na nagpunta sa harapan ni Jinwoo at winasiwas ang armas na kinasira ng malaking poste. Nagulat ang bida at naitapon pa ng matamaan ng direct hit. Saka mabilis pa siyang sinundan ng kalaban na ayaw bigyan ng pagkakataon para makaganti at patuloy na nasisira ang sahig at dingding. Ginamit naman ni Jinwoo ang bilis na inatake ang knight at sumaksak at nag-slice siya, pero hangin ang natatamaan, at makapal din ang armor ng boss knight para sa dagger niya. Gumanti ang red knight na hinampas siya ng malaking sanpakto na sinangga ng bida gamit ang mas maliit nitong blade. Kaya nagkaroon ng sayang na kuryente. Sinubukang itulak ng bida ang blade pero mas malakas ang kalaban na tinapon ang bida sa lupa. Kaya napagtanto ni Jinwoo na mas pantay ang bilis nila pero mas malakas ang kalaban. Alam niyang walang silbi ang dagger niya sa tibay ng armor ng kalaban. Kaya itinago niya ito at nais gumamit ng kung fu. Ngunit ginaya siya ng red knight na iniwan din ang malaking espada at ang dalawa pang extra swords. Sa kabilang dako ay naghahanda naman si Choi at mga tao nito para puntahan ang Jeju Island kung saan hindi pa tapos ang laban nila. Tinawagan niya si Chairman Go at nagpasalamat sa tulong nito. Pero sinabi ni Go na resulta din ang pagtatrabaho ni Choi na pagbibigay kaalaman sa mga tao na delikado ang Jeju Island, ang kanilang misyon para maklear ang dungeon sa isla. Saka pinag-ingat din sila ng matanda.
at sumagot ang Boy Labo na may plano na siya sa mga halimaw sa isla. Sa dungeon ay mabilis na hinablat ng knight si Jinwoo na parang damit at binalibag sa lupa. Saka din siya tinapon sa pader na parang basura, at agad ding sinundan at ginawang punching pad ang naipit na bida. Nakasangga naman si Jinwoo gamit ang braso pero masyado siyang nasaktan. At alam niyang napakalakas ng kalaban kahit wala itong gamit na espada. Nagpa siya siyang kailangan pa ng bilis kaya nagdash skill ulit at mabilis na tumakbo sa paligid ng Red Knight. Saka din siya nagpakawala ng sipa pero naiwasan ng kalaban. Bumalik siya agad para mag-Superman attack, pero nasangga din ito ng Red Knight. Sinusubukan niyang mahuli ang paggalaw ng kalaban pero masyado itong mabilis, at nagawa pa siyang mapatid ng kalaban saka itinapon sa ere, at pinatamaan pa ng malaking piraso ng bato. Patuloy na ginawang pamunas ng kalaban si Jinwoo at nagkandasira ang sahig. Malakas pa rin namang umatake ang bida at patuloy sa pag-atake sa umiilag na kalaban. Ngunit nakatama din siya ng hurricane kick na kinahilo ng Red Knight panandalian. Pero muli itong nagising na galit, at ginawang laruan ang katawan ng bida sa ere at tinapon, saka ginawa ulit pamunas ang bida na sumira sa pader. Malalim ang paghinga ng bida habang napaupo siya sa isang trono. Unti-unting lumapit ang Red Knight, at nang makita nitong pagod na ang bida, ay kinuha nito ang malaking espada at tumaga para mapugot ang bida. Ngunit hindi patalo si Jinwoo na hinawakan ang talim ng blade saka ito tinapon. Kasabay din na kinuha ang dagger sa vault at sinaksak ang mata ng Red Knight na napasigaw. Saka niyakap ni Jinwoo ang kalaban na tinulak ng malakas at mabilis patungo sa kabilang pader. Kinuha ng knight ang dagger na binalak gamitin, pero tinago ito ng bida sa vault saka agad ding inilabas, at buong lakas na tinarak sa leeg ng Red Knight. Ramdam niyang kulang ang baon ng taguro niya kaya buong lakas pa niyang ibinaon ang kanyang pangtusok sa leeg ng Red Knight gamit ang Fatal Strike. At sa wakas ay namatay ang malakas na mandirigma. Sinabi ng system na panalo na siya. Saka din siya nabigyan ng 4 na reward. Nabigyan siya ng 1,500,000 gold coins, isang S-rank Aegis helmet tulad ng gamit ng napatay niya, at buong body armor equipment. At may bagong skill din na saka na lang daw niya titignan. Mayroon din siyang nakuhang teleportation stone na pinag-isipan niya kung saan magagamit. Nag-iisip siyang kung tapos na ang change job quest niya, nang biglang magbukas ang marami pang portal at sinabi ng system na kailangan niyang mag-survive. Saka may lumabas na timer sa ere at maraming armor warriors ang dumating mula sa portal. Kaya walang nagawa ang bida kundi depensahan ang sarili kahit pagod na. Ginamit niya ang stealth skill at nagtago sa tabi ng isang poste. Pero nagpalabas ng all-seeing eyes ang isang mage at nabisto ang kinaroroonan niya. Napilitan siyang gamitin maging ang murderous intent skill niya pero nasaktan siya sa likod. Kaya sinipa niya rin ang salarin. Nakita niyang 5 minutes pa lang siyang nakaka-survive. Kaya inilabas niya ang teleportation stone. Pero isang may hammer na knight ang lumabas at mabilis siyang hinampas ng maso para hindi makatakbo. Kaya nabitiwan ni Jinwoo ang bato at papalapit na ang maraming mga warrior para tusukin siya. Naitapon si Jinwoo pero agad na galit na tumayo at sinalubong ang maraming mga armor na nais siyang katayin. Naalala ulit ng bida kung anong pakiramdam ng maging mahina kaya galit siyang pinagsusuntok ang mga armor. Pero nasira ang kamay niya na nahihilo. Saka naalala niya ang chismis ng mga tao noong mahina pa siya na may nangtutuya sa kanya at mayroong concern. At lumabas din yung alter ego niyang sinabi na huwag na niyang ipilit maging malakas. Samantala sa opisina ng mga mayaman ay sinabi ni Go na hindi daw siya nakasama noon sa pag-atake sa Jeju Island dahil matanda na siya. Pero kawawa daw yung mga nagpunta noon dahil nagkaroon sila ng war shock pag-uwi. Sa dungeon ay sinabi ng alter ego ni Jinwoo na nagbago lang ang itsura niya na naging malakas at matangkad kaunti. Pero sa loob ay si Jinwoo pa rin na mahina. Saka siya sinaktan ulit ng isang armor. Na-corner siya ng isang malaking armor at na-smash ang ulo sa lupa. Kaya nagdugo ang ulo ng bida, tapos naroon pa ang walang silbing alter ego na sinabing wala pa rin siyang saysay. Lumapit ang isang armor at papatayin na ang bida. Kaya naalala ulit ni Jinwoo noong pinatay siya sa double dungeon. Tigok na sana siya pero biglang sinabi ng system na dadalhin siya sa penalty realm dahil hindi niya natapos ang daily quest niya. Kaya sinabi ng alter ego niyang nililigtas siya ng system. At bigla nga siyang nagteleport sa kinaroroonan ng disyerto na penalty realm. Doon ay malaya siyang kumuha ng healing potion sa kanyang storage, at pagkainom nito ay muli siyang lumakas. Ngunit sinabi ng system na hindi siya pwedeng gumamit nito pagbalik sa dungeon. Kalaunan pa ay lumabas ang maraming mga centipede para kainin siya, pero dahil naging malakas siyang muli ay madali na lang siyang sumayaw-sayaw ng wusho. Para labanan ang mga centipede gamit ang poisonous na kutsilyo.
At hindi nga nagtagal ay tigok lahat ng centipede at nag-level up siya. Saka bumili siya ng kutsilyong pangtuli sa mga armor. Saka din niya inactivate ang skill na nakuha niya sa pagpatay kay Egress the Red Knight. At nakuha niya yung psychic ability nito, ngunit hindi pa pwede sa malalaking bagay nang sinubukan niya sa centipede. Nang matapos ang penalty countdown ay muli siyang naibalik sa dungeon para tapusin ang trabaho. Samantala ay nasa West Philippine Sea si na Choi at ng iba pa. Nang mapansin nila ang mga bully na barko ng China sa dagat. Joke lang. Sa dungeon ay naging madali na lang na mahati ni Jinwoo ang mga umaatakeng armor knights. Pero nakita niyang hindi sila nauubos dahil anak ng anak yung portal na binubuksan ng mage. Kaya naisip niyang patayin ang source na gumagawa ng portal at tumalon, saka pinatamaan ng kutsilyo ang isang mage na natigok. Kaya natunaw lahat yung tinawag nitong knight. Pumatay pa si Jinwoo ng mga mage gamit ang bagong armas, at dahil dito ay nagsimulang malinisan ang dating lugar na puno ng mga armor knights. Saka pa niya ginamit ang psychic power at parang magaan lang na hinablat ang isang mage patungo sa kanya, at sinaksak ito at tigok ulit. May tatlong natirang mga mage na nagsamang mag-summon ng isang malaking golem knight. Lumabas ang malaking golem na nais hulihin ang bida, pero tumalon si Jinwoo sa itaas at sinadyang ehulog ang isang malaking chandelier na tinamaan ng malaking golem. Saka siya mabilis na tumakbo patungo sa mga mage, saka pinatay yung mga humarang na armor knights na babantayan sana ang mga boss. Mahuhuli sana siya ng golem pero ginamit niya ang dash skill at isang iglap na nilaslas ang tatlong mage at tigok silang lahat. Pero nagulat ang bida nang suntukin siya ng malaking golem na hindi naglaho. Kaya nag-charge si Jinwoo at ginamitan niya ng purong enerhiya ang golem kaya ito nagkadurog-durog na may butas sa dibdib at bumagsak sa lupa. Saka na-confirm ng system na na-clear na ang dungeon. Na-analyze daw ng system na uhaw si Jinwoo ng power at kahit saan siya magpunta ay sinusundan siya ng kamatayan. Saka bigla nag-offer ang system ng new job sa pagiging necromancer. Ayaw ng bida dahil as a sin class ang skill niya na pangmalapit ang laban. Hindi compatible ang paggamit ng magic para sa kanyang style. Kaya tumanggi siya sa alok ng system na maging necromancer. Pero muling nagtanong ang system sa pangalawang pagkakataon, kaya nag-isip saglit si Jinwoo kung ano bang magandang dulot ng skill na ito. Nakita niya ang mga patay na armor knights na tinawag kanina ng isang mage gamit ang magic. Saka feeling niya ay parang pare-pareho lang yung mga nakalaban niya noon at ngayon. At baka inayos ng system ito para sa advantage niya. Dahil nais ng bida na mag-command ng Shadow Army tulad ng ginagawa ng mage ay tinanggap din niya ang new job na necromancer. Kaya biglang nag-level up si Jinwoo at nabigyan ng dagdag points habang pinalibutan ng itim na kapangyarihan bilang pagtanggap niya ng pagiging necromancer. Lumakas ang pakiramdam niya at nakita niya ang bagong rangko na Shadow Monarch. Habang nag-iisip ay bigla niyang narinig ang ungol ng mga namatay na armor knights. At nakikita ang mga dark shadows ng mga ito sa katawan. Sinabi niya ang magic word at nagsibangon nga ang Shadow Army na malapit sa kanya. At nakita niyang magkakaiba ang rangko ng mga ito. Kaya naisip niyang buhayin si Egress na knight na nakalaban niyang malakas. Dahil may maximum ang kaya niyang masamen na Shadow Army ay pinatulog niya ang iba. Saka sinubukang gamitin ang magic word para buhayin si Egress. Ngunit hindi siya nagtagumpay at may dalawang chance na lang siya. Sinubukan niya ng isa pang beses, pero bagsak ang katawan ng nanatili pa ring matigas ang ulo na Egress. Kaya kinausap niya ang knight at pinaalala na isa itong knight at warrior na hinihintay ang isang hari na hindi dumating. Kaya sinabi niya kay Egress na lumaban na lang para sa kanya at ituring siyang kanyang hari. Sa ikatlong pagkakataon na sinabihan niyang bangon sa Red Knight, ay bumangon nga ito na halata pa rin ang lakas sa tindig at naglakad papunta sa likod ni Jinwoo. Saka lumuhad na tinularan ng iba pang mga Night Shadows at masaya na namangha si Jinwoo. At natapos ang series. Hintayin natin ang Season 2. At kung nabitin ka ay pumili ka lang sa ating mga videos dahil lahat yan ay maganda.